So, what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So, ngayong araw na to ay nag-iikot-ikot lang naman ako. Nakita ako sa Facebook or nakita ko tong motor na to, no? Itong papakita ko ngayon. Medyo kakaiba siya compare sa mga nakikita kong motor. Wala ba siya sa Philippines kaya medyo kakaiba yung motor na to. Pero itong SYM Dragon 160. Dadaan tayo papuntang Claribel. Medyo nagugutom na ako. So ayun, itong Dragon, Dragon yung basa dito eh, Dragon 160 ng SYM. Eh, papasok kaya ito sa Philippines? Kailan kaya siya papasok? Or kailan i-release dito sa Philippines na SYM? Maraming mga motor sa SYM na hindi pa nare-release dito sa atin, no? So ano nga ba itong tinutukoy kong Dragon 160 ng SYM? So bago natin umpisan ang ating vlog ay mag-subscribe ka muna sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw, mga best. So umpisan na natin yung vlog ngayong araw na to para dito sa Dragon 160 ng SYM. Ayos na ayos siya. SYM DRG PT 160. Para sa motor na to, ito ay new gen 158cc liquid cooled engine. Rin tong ZRSG or Zero Resistance Starter and Generator. Meron na rin siyang anti-lift engine hanger system. At higit sa lahat, meron tong eco-friendly start-stop systems. Sa kanyang fuel consumption, ito ay nasa 40 kilometers per liter. Para sa kanyang headlight, daytime running light, LED na rin parehas. Ganun din ang kanyang taillight. So, ito yung sinasabing Dragon na image ng SYM. Angas, diba? Ito ay may latest dual channel Bosch ABS. Astig! Meron na rin siyang hazard light. Ang ganda rin ng switches niya, pati yung handle grip niya. Ang kanyang panel gauge ay naka auto dimmer high-tech LED instrument panel. Adjustable na rin ang kanyang monoshock suspension. Para sa kanyang compartment, siguro kasya dito yung mga half-face helmet. Pwede rin dito yung raincoat, gloves, at meron din tong USB socket. And then meron din siyang hidden hook. Para sa kanyang fuel tank capacity, meron tong 7.4 liters. Weight naman ito ay 132 kg. Euro 4 na rin to. Ito ay may 4-stroke engine, single cylinder, EFI na rin to, mga best, at liquid cooled. Meron din iba't ibang variant ng kulay na to. Meron siyang white, black, green, and gray. Gutom ako. Pero yun, no, nakita nyo naman yung motor na yan. Kakaiba din eh, no? Kakaiba rin yung design niya. Kakaiba rin yung meron siya. So, yeah! So, ang masasabi ko dun sa Dragon, Dragon 160 ng SYM, maganda rin yung specs na meron siya eh. No? Pambato to ng anong SYM pagdating sa Honda 160. Itong PCX, di ba? Ano rin eh, may ibubuga rin tong motor na to eh, no? Maganda rin yung specs niya, di ba? Ang ganda nung design, napaka aggressive, napaka sporty, panlaban din talaga pagdating kay PCX 160. Sana ilabas yan dito ni SYM, no? Marami tayong hinihintay kay SYM na ilalabas eh. Kaya lang talagang medyo ano sila, late sila, no? Pagdating dito sa pagre-release ng mga motor na mga bago nila. Nagugutom na ako, gusto kong kumain muna. Nai-release na to sa ibang bansa, itong Dragon 160 na to. Kaya medyo pag nakikita natin sa ibang bansa na medyo naiinggit tayo, no? Lalo na yung mayroong mga pera. Kaya ako yun, wala naman akong pera pagdating sa ano.
Pagdating sa pag-upgrade ng motor, talagang pag-iisipan mo, no? Kung ano ba talaga yung trip mo, kung mga nasa 125 ba yung trip mo, check mo lahat ng mga ano, ng mga 125cc, lahat ng motor na cash sa budget mo. Tapos saka mo pagdesisyonan kung ano talaga yung motor na para sa iyo, 'di ba? Kung 150cc naman hanggang 160cc, eh maglagay ka ng list o gawa ka ng list para sa mga motor na gusto mo. Tapos saka mo ulit pag-isipan kung ano talaga yung pwede, no? Pwede sa iyo, patok sa ano, panlasa mo, 'di ba? Yung trip mo talaga. Yun, dun ka. Kasi ikaw lang naman makakapagsabi kung ano yung magandang motor para sa iyo, 'di ba? Kahit anong motor man 'yan, kahit ano man ang piliin mong brand, eh okay lang 'yan. 'Di ba? Wala naman sa brand 'yan eh. Wala 'yan sa brand kung ano yung motor na meron ka. Basta as long as nakakatulong sa iyo, 'di ba? So 'yun lang naman mga best. Madali ka ba? Loko. So ayun mga bes, gusto ko yung motor na to. Yun lang naman masasabi ko para dito sa motor na to, no? So ayun, kita kita na lang ulit tayo bukas. Lagi yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi nasa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan mga bes. So ayun, dito ko na rin tatapusin to. No, sana nakatulong tong video na to. At sana ay huwag kayong mainis kung kailan to lalabas dito sa Philippines at wala pa talaga tayong info regarding dyan sa paglabas ng motor na yan. Pero sana nga talaga ilabas yan dito para meron tayong mga pagpipilian na mas mura, diba? Quality na, mas mura pa sa ibang brand. So ayun, hintay-hintay na lang tayo. Kita-kita na lang ulit tayo bukas. Ayos na ayos yan mga best. I'm Mark D. Ciao. Maraming maraming salamat sa inyo.